Sa Mariveles, Bataan naman, inararo ng isang malaking truck ang isang tindahan at dalawang sasakyan. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Wasak na wasak ang isang tindahan. Napipe ang tricycle at owner type jeep. Natumba rin ang malaking puno matapos araruhin ng isang malaking truck sa bahagi ng Roman Expressway, Mariveles, Bataan. Paliwanag naman ng may-ari ng truck, aksidente ang nangyari. Merong iniwasan nito na ano, na minibus na standing, kaya yan ang kinabi. May insurance naman po yung truck, kaya wala silang dapat alalahanin tungkol sa mga pananagutan ng truck para sa kanila. Sa Mariveles pa rin, sumemplar ang motorcycle rider na si Christopher Caballero matapos mabundol ng isang kotse. Naka-plaster na, matagal na mo. Naliligo ka sa kaliwa. Ako pa lang po ko eh. Oo, tapos? Tapos, wala na, wala po mga sasakyan. Tapos bigla na lang nagulat ako, may maingay na preno. Hindi nagbigay ng pahayag ang babaeng driver ng kotse. Hinabol naman na matauhan ng NLEX ang truck driver na si Frederico Manaloto mula Marilao, Bulacan hanggang Monumento, Caloocan matapos ito mahagip ang kanilang kasamahan. Pinatigil ng mga tauhan ng NLEX ang truck ni Manaloto dahil sa hinalang overloading ito ng buhangin. Pero hindi raw pinansin ni Manaloto ang mga otoridad. Sa halip, tuloy lang ang andar nito at nahagip at nasugatan ang kanang binti ng isang tauhan ng NLEX. Hinabol nila ito hanggang sa kinat nila sa may monumento. Napahinto ang truck na tumama pa sa isang pick-up ng NLEX. Giit ni Manaloto, wala siyang ginawang masama. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sugatan naman ang driver na si Eugene Delorio, back rider nitong si Rodel Arasa at pasaherong si Jomer Obereta matapos ma-hit and run sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa saksi, pa-U-turn na sana ang tricycle na sinasakyan ng tatlo nang mabangga ng isang sasakyan. Agad tumakas ang driver ng sasakyan, pero naiwan ang bumper nito na may plate number RGT555. Inaalam pa ang posibleng pananagutan ng tricycle driver dahil bawal ang pamamasada ng tricycle sa Commonwealth Avenue. Tumila po naman ang motorcycle rider na si James Keith Ali matapos mabangga ng isang kotse sa Davao City. Agad tumakas ang driver ng kotse. Umamin ang biktima na nakainom siya bago magmaneho. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.